Mr. Speaker, ang MMDA po ba ay bahagi ng military and uniformed personnel? Mr. Speaker, my dear colleague, hindi po. We're not, MMDA is not part of that activity. Mr. Speaker, ang MMDA po ba ay intelligence practitioner? Mr. Speaker, my dear colleague, hindi po. Kaya Mr. Speaker, malinaw na actually, hindi po dapat entitled ang MMDA sa Intelligence Fund. Kung meron po siyang mga nais na gawin, as mentioned po kanina, pwede naman pong may ibang pamamaraan, ibang funding source, pero hindi po Intelligence Fund, Mr. Speaker. Willing po ba ang MMDA na i-forgo ang kanyang proposal for Intelligence Fund for 2024? Mr. Speaker, my dear colleague, opo daw po. Pwede po. At just for clarification, MMDA admits na nagkamali lang po talaga sa pangalan dito po sa paglagay ng title ng line item. So it really falls on the confidential fund. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa plenaryo. Makaraang madiskubre ng mga representante ng One Rider Party List ang tungkol sa di umano'y intelligence funds na hinihingi ng MMDA. Mr. Speaker, tama ba yung nababasa po namin na you have intelligence funds in the amount of 21 million? Yes, Mr. Speaker, it is meant for intelligent fund, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bakit may intelligence fund? Bakit may intelligent funds po ang MMDA? At dahil nga binatikos ito ng ilang mamabata sa Kongreso, ay biglang nilinaw ng pamunuan ng MMDA na nagkamali sila dahil hindi daw pala ito intelligence funds, kundi confidential funds kahit 5 taon na nila itong hinihingi para sa kanilang budget proposal. At napag-uusapan na rin natin ang tungkol sa confidential funds. Pasadahan na rin natin ang tungkol sa isa pang kontrobersyal na confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina at maging sa Department of Education. Bago pa man umano pumutok ang usapin tungkol dito, sinabi kamakailan ng COA na umabot sa 2.6 billion pesos ang confidential funds ng Davao City sa pamumuno ng dating mayor ni si Sara Duterte sa loob lamang ng 6 taon, at bagay na hindi rin pinalagpas si Senator Risa Ontiveros. Bakit umabot sa 460 million per year, no, ang kidating mayor Sara Duterte sa Davao, samantalang yung ibang mga malalaking LGUs din, Makati, Manila, Cebu, ni hindi umabot sa 100 million. Eh, mapapatanong ka talaga, bakit? Ano bang meron sa Davao? Eh, inaagaw din ba yan ng China tulad ng sa West Philippine Sea? So, talagang ripe for study. Ayon naman kay VP Sara Duterte, kung sino man ang kumukontra sa kanyang confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, at kung sino man ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At para naman sa pagpapatuloy ng pagdinig ng confidential funds ng MMDA sa Kongreso, narito si Congressman Raul Manuel. Mr. Speaker, to clarify lang, may proposal na intelligence fund ang MMDA for 2024. Is that correct? Yes, Mr. Speaker, my dear colleague. Mr. Speaker, nung mga nakaraang taon, meron na rin po bang intelligence fund ang MMDA? Mr. Speaker, my dear colleague, meron na po. 2018 pa po. Mr. Speaker, can the sponsor inform us, bale, nung 2018 po onwards, magkano ang intelligence fund ng MMDA? Mr. Speaker, my dear colleague, as to the figure, we do, if we may just request a good interpolator that we can just provide the figures. However, in a nutshell, it is for the anti-criminality and anti-corruption of the LGUs, Mr. Speaker, my dear colleague. Mr. Speaker, at least for this year, 2023, magkano po ang intelligence fund na nakalagak sa MMDA? Mr. Speaker, my dear colleague, it's just 21 million for this 2024, but it is locally 2023, but it is locally funded from the LGUs po, Mr. Speaker, my dear colleague. Mr. Speaker, based on Joint Circular 2015-01,
ito po kasi ang parang biblia po natin when we discuss confidential and intelligence funds sa ating bansa, Mr. Speaker. And based on the definition of terms, 3.14 intelligence fund, it refers to the lump sum amount provided as such in the GA for NGAs. Mr. Speaker, kasi ang pondo na napupunta sa mga LGU, matitrace back pa rin naman natin, Mr. Speaker. Significant na bahagi din nun, ay galing din naman sa atin, sa national government. Kaya, Mr. Speaker, 3.15, intelligence expenses, it refers to those related to intelligence information or information gathering activities of uniformed and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact to national security. Mr. Speaker, ang isa pa pong pwede kung hindi man po ang mga military and uniformed personnel ay mga intelligence practitioners that have direct impact to national security. Mr. Speaker, may definition din 3.16 ng intelligence practitioner. It refers to the experts and agents duly designated and authorized to perform intelligence information gathering and surveillance activities of the following government agencies. Mr. Speaker, DND, Navy, Navy, Air Force, Army, AFP, PNP, Coast Guard, NICA, PIDEA, and other national government agencies. Kasi po, Mr. Speaker, ayun, hindi po siya makakwalify dun sa mga na-enumerate natin, Mr. Speaker. All of those mentioned are national government agencies. Mr. Speaker, when we discuss, if we proceed no, sa utilization naman, Mr. Speaker, sa joint circular pa rin, 4.1.3. Ang mga entitled po sa confidential and or intelligence fund, ito po ang nabanggit, Mr. Speaker. For LGUs whose peace and order is a priority concern and which have duly allocated confidential fund but not intelligence fund in their annual appropriation ordinances. Kaya Mr. Speaker, ang MMDA, dahil based naman sa ating budget deliberations, nakakwalify din siya sa allocation to local government units. Would the sponsor agree to that comment, Mr. Speaker? Opo, Mr. Speaker, my dear colleague, opo, tinatanggap po namin ang inyong pong suggestion. It is more on confidential fund than intelligence fund, Mr. Speaker, my dear colleague. Mr. Speaker, nasa circular din po 4.10.2, ang paggamit po ng intelligence fund. Mr. Speaker, intelligence fund shall be used only for the following intelligence expenses carried out by uniformed and military personnel and intelligence practitioners. 4.10.2, special projects and case operation plans as approved by the head of agency involving covert or semi-covert psychological, internal security operation, and peace and order activities, as well as programs, projects, or campaigns against lawlessness and lawless elements involving intelligence activities. Kaya Mr. Speaker, ang gusto po kasi nating iwasan ay halimbawa kung merong mga assistance programs, kahit po para pa iyan sa mga urban poor communities, kasi magiging delikado po siya, Mr. Speaker, kung intelligence fund ang gagamitin. Kasi ang pwedeng mangyari, Mr. Speaker, edi ibig sabihin po niyan, ang turing ba natin sa mga urban poor communities ay balon ng mga lawless elements as stated sa 4.10.2. At isa din, Mr. Speaker, pwedeng magkaroon ng component ng intel work or intelligence gathering ang mga assistance programs na gagawin kung ang funding source po ay intelligence fund. Kaya Mr. Speaker, for my final question, given that MMDA is not entitled to intelligence fund at delikado po pwedeng magamit sa maling approach to development and assistance ang intelligence fund, willing po ba ang MMDA na i-forgo ang kanyang proposal for intelligence fund for 2024? Mr. Speaker, my dear colleague, opo daw po, pwede po.